Hi guys! Welcome to my vlog! So ngayon po, ang itatopic naman natin ngayon ay ang PhilSys, kung paano kumuha ng PhilSys ID. PhilSys po ay Philippine Identification System. The government's central identification platform for all citizens and resident alien of the Philippines. Citizen. Filipino citizen po. Resident alien refers to an individual who is not citizen of the Philippines pero established resident in Philippines for an aggregate period for more than 180 days. So, kalahating taon guys, dapat naninirahan siya dito. So, ito po ang mga primary na kailangan para po makakuha kayo ng PhilSys ID. NSO. Ang NSO po ay kailangan ay original. Hindi po pwedeng Xerox dahil hindi po nila yan tatanggap. Philippine Passport, Humid ID ng Government Service, Driver License, at guys, kailangan med slip or stab, printed online schedule or galing sa barangay. So, nagbibigay guys ang barangay ng stab ng national ID. Magtanong na rin kayo doon kung paano gagawin, kung hindi pa kayo sure, kung anong dadalhin, at saka yung date nyo, due date nyo, kasi sa kanila kayo hihingi ng ng stab. Sila ang nagbibigay ng due date kung kailan nyo sila kukunin or magre-register kayo doon sa office ng PhilSys. Kuhaan ng ID. Registration info form. So, ito registration info form, makukuha nyo to or magkakaroon kayo nito doon na mismo sa kanilang opisina, no? Sa opisina ng PhilSys office. Doon na kayo makakahingi ng form and then pipil upan nyo yun ng personal information nyo, and then dapat po ha, totoo po yung ilalagay nyo doon kasi doon po ipagbabasehan kung talagang kayo po iyon. At saka doon din ipapadala sa address ninyo yun ang inyong mga ID. Makukuha nyo po siya within 6 months. Medyo mahigpit po sila kaya kailangan po ano na po ang mga requirements nila, yun na po ang dalhin nyo para po hindi na kayo pabalik-balik pa, lalo na kung malayo kayo, ano po, at saka kung deadline na ninyo. Bawal po mag-makeup, mag-lipstick, magsuot ng kwintas, magsuot ng hikaw, and then bawal din po ang magsumbrelo, ano man pong pantakip sa ulo. Bawal din po ang salamin at saka contact lens. Kung ID naman po ang dadalhin nyo or ipipresent nyo, siguruduhin na ang mga sumusunod ay mayroong front-facing photograph, signature, full name, permanent address, at saka date of birth nyo po. Ano? So, kung yung halimbawa yung ID nyo man meron naman siyang pangalan nyo, may address nyo, pero kung wala naman po siyang birth date nyo, ay hindi pa rin po ang ID nyo po. Ano? So, kailangan lahat yan kompleto. Sa loob po ng opisina mismo na pagpipicturan nyo at pagbibigyan nyo ng documents nyo, ay bawal po ang mag-picture at saka mag-video. So, bawal po dun sa loob. So, iniingatan nila ang mga personal information na baka mahagip or makuha ng video ng kung sino mang tao. So, guys, yan po yung mga mahalagang reminders para po sa pagkuha ng PhilSys at para po hindi na rin po kayo maantala sa pagpunta nyo doon. Kasi, katulad ko po, nung pagpunta ko doon, para po maging aware na rin kayo at hindi kayo matulad sa akin, nung pagpunta ko doon, yung ibang mga documents, requirements, ay hindi ko pa alam. So,
yung mga dapat gawin or hindi. Guys, para makatulong pa rin sa inyo ang mga ibang mga requirements or supporting documents na kung meron din kayo or wala kayo, ay para mabasa nyo siya at maging prepare kayo bago kayo pumunta kung saan ang kuwaan ng or opisina ng PhilSys. Ano po? So, isusulat ko po siya, itsatsaga ko po siyang sulatin sa description para maging prepare po kayo. Ano? So, isusulat ko po siya para makita nyo po dun kung ano ang mga documents na supporting documents na kakailanganin. Basahin nyo na lang po dun. At guys, agahan nyo ang pagpunta ha. Sa lahat ng mga ganyan na ano na alam nyong pilahan, agahan nyo ang pagpunta para hindi kayo tanghaliin, umuwi or gabihin. So, kung malayo pa yung bahay nyo at namamasahe pa kayo, better guys, agahan nyo para kung pila man, ay hindi pa rin kayo tanghaliin. Kasi magpupuntahan din yung ibang tao eh. So, gano'n na nga, unahan lang yan. Kaya sinishare ko po sa inyo para pag nandoon na po kayo, ay dire-diretso na po kayo. Hindi na po ma-waste yung time nyo. Kasi ako kanina eh, talagang may time pa talaga na umuwi ako ng bahay at naghanap ako ng mga documents ko. Mabuti na lang yung venue na pagkukuhaan ko ng ID ay malapit lang sa bahay namin. So, walking distance lang ako. So, paano pa yung mga sumasakay? Ano po? So, yun po yung mga sinishare ko sa inyo para po hindi nyo rin po maranasan. Lalo na po kung halimbawa ay due date na. Kasi po, ang mga barangay ay mayroong date lang silang ina-assign dyan na date. Kung kailan kayo pupunta yung kada barangay. So, sabihin nyo na rin yan dun, kung kailan din lang sila nandoon yung mga taga-assist ng PhilSys ay kaya sila nag-date. So, kung ano yung halimbawa ang schedule nyo ay halimbawa ay 8, 9, 10. So guys, kung may panahon lang din naman kayo o may oras din naman kayo, pumunta na kayo doon ng mas maaga sa due date. Halimbawa, ang due date 8:10. 8 or 9, pumunta na kayo para kung halimbawa sa information na kung ano yung mga dapat gawin or hindi, ay malaman nyo na agad. So, may makakapag-adjust pa kayo. Kung pumunta kayo doon na may kulang pa kayo, ay malalaman nyo na at malayo ang bahay nyo, kinabukasan ay makakapunta pa rin kayo at hindi pa rin kayo due date kasi may allowance pa rin yung inyong date kung kailan. So, yan lang guys ang mga reminders ko sa inyo. Sana makatulong sa inyo. And guys, hinihiling ko po na mag-like and share. And subscribe po kayo sa channel ko kung hindi pa po. Para po ma-update pa po kayo sa mga videos na aking i-upload. Mga kaalaman. At mga true experience ko na para kung ma-i-share ko sa inyo at para kung hindi man mangyari na para sa inyo. So guys, thank you for watching and sana po ay nakatulong po ako sa inyo. So, thank you guys.